saka Jules, yung mga kaibigan din nilang nasa boxing world daw, sabi ni De La Cruz, that kid, Casimiro, he's a special fighter. He's gifted, wow. He's very special. Yun daw yung kinocomment nung ibang mga kaibigan nila. Champ John Riel Cuadro alas Casimiro nasa top 4 spot sa BoxRec at boxing community alam na kung gaano kalakas ang kanyang kamao. At yan ay ating pag-usapan sa pagbabalik. Maari mo itong i-share sa iyong social media group or friends, mga kapatid, kapamilya at kapuso. Samahan mo na rin ng isang like, mga mamshi at sir. Number 1 sa kanlang listan ang kaanunsyo lang na umakyat sa 122 pound na sina Oya. Na sinundan ni Stephen Fulton sa pangalawang pwesto na balitang posibleng makansela ang Fulton vs. Figueroa na laban dahil nasinjitin ni Magsayo. Ang pangatlo ay si Mitch Akmadaliv na may schedule fight sa ating kababayan si Tapale. At number 4 sa kanilang listahan ay si Angas ng Pinas na si Champ Casimiro. Ngayon kung para sa WBO ay pwedeng magbanggaan doon sina super champion na Oya vs. Alim. Habang sa WBC ay pwedeng si Champ Casimiro against Fulton kung ang listahan lang ng mga malalakas ang pagbasihan. Samantala na ibulgar ni Sir Stephen Lunas through sa channel ni Sir Kuyang Joseph. By the way guys, if solid Casimiro ka, please yakapin mo ang bahay ni Kuyang Joseph bilang suporta natin sa kanya na strong defender ni Four Aces. Okay, let's proceed tayo. So ayon pa ng kanilang manager na si Sir Jose De La Cruz, na napansin ng kanilang mga kakilala na nasa industriya ng boxing ang angking o taglay na lakas ni Casimiro at tinawag pa itong special fighter. So without any further ado, pasok Sir Stephen. Jules, kung titignan mo, Jules, ha, yung last 8 fights ni Casimiro, ni Boss Cuadro alas, yung last 8 fights niya, 7 doon ay KO or TKO. Oo, sinagasaan niya lahat eh. Nakaligtas lang si Rigo kasi tumakbo, kasi pero na-knockdown niya yon sa first round, Nung nakatikim na, tumakbo. Real talk yan, di ba? Oo, kitang-kita naman eh. Kaso lang, siyempre, Umpisa natin kay Yamashita. TKO. Okay, si Yamashita. Si Page sa Mexico, TKO. Si Espinosa, TKO. Si Ramirez sa Pilipinas, KO yun. Yung mabigat yun si Ramirez. Yung si Ramirez, kamagal yun. Umabot ng 12 round shot. Okay. Tete, panglima. Ano si Tete? TKO. Oo. Stop. Okay? 5 na yun. Maika, 6. Okay? Rayo Kaho, 7. Sabi ko sa iyo, pang-8 si Rico kung di tumakbo. Tapos yun eh. At saka yung si Yamashita ba yun, kuya? Yung isang boxer na... Yes, Yamashita, in Japanese. Oo. Nag-kwan yun eh, nag-kwento yun. Sabi niya, ang sa interview niya na si Tata daw, pag sa ring, sa ibabaw daw ng ring, iba daw yung nagiging monster daw. Pero pag sa baba daw ng ring, mabait, gawa sa interview niya. Yes. Di ba? Para ito, Jules, ha? Ito, Jules. Lahat ng 8 na yung nakalaban niya, malaki sa kanya lahat yun. Oo. Malaki sa height, sa katawan, lahat yung malalaki sa kanya. Hindi pipitsugin din yun. At saka hindi pipitsugin. Yes. Rigo, two-time, si Rigondok, 2-time gold medalist yan, Olympic gold medalist. Cuba? Ano ang resume niya? Kay Tokmaika pa lang eh. Malupit din na boxer yun. Oo, Olympian din yun. From Ghana, defeated. Oo, kompleto. Si may power, may katawan. Natalo, natalo nga si Champ Donito dyan eh. Kay Rigondok eh. Di ba naglaban sila no? Oo. Rigondok. Oo, natalo si Champ dyan. Mabibigat yung tinalo ni Champ. JP mo yun? So, yung last 8 fights niya is 90% KO, TKO yung rate niya. Kaya nga eh. Mm. Kaya tama yung assessment ng mga kaibigan ng mga nila Igis Limas na is a gifted. Yep. Itataas ang bandira ng Pilipinas! Itaas, itaas! Yo! Cuadro alas 3-time world champion ng Angas ng Pinas, Batang Ormoc, John Rael Casimiro. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, so ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Ayaw! I have you.
Yeah.